Hi guys! Update tayo dito sa new project namin sa pastry naman. Ito guys, malapit to dito sa may court. Ito yung court sa may harapan. So, ito. Natapos na ni Kuya Joe yung pag-install ng mga tiles. So, kaninang umaga, yung natira, kagahapon, na ituloy niya na. So, bali, nag-i-install naman sila ngayon ng para sa kisame. Eh. Pero guys, sinunan po na nila yung heat insulation foam. So, ayun, ang pang-ipit lang namin is alambre. So, ayun siya guys. So, lalatagan nila ng metal parings. So, meron ng wall angle. Meron siyang wall angle. So, guys, sinaganda lang natin din yung pinaka-kisami niya. Yung wall angle, sinagad natin siya doon para medyo mataas-taas. So, ito naman ang kanilang ready yung mga metal parings. So guys, marami tong ilaw. Bali, parang isang room partition lang siya. Dito sa side, apat na pin lights. Isang center light. May ilaw din dito sa may hagdanan. Tsaka dito. Kasi dito yung pinaka-pinto niyan eh. Saan pinto na ito? Dito. Ayan. So ito guys, isang kwarto lang to. So, first time namin mag gumawa ng isang room partition lang. So doon natin haharangan papunta dito. So may space tayo dito sa may bintana. Hanggang dito yata. Ayan, sinusukat nila. So guys, since wala pang isa tayo si Kuya Joan, ayan. Dito muna sila sa paggawa ng ceiling partition. Ayan. So, picturean lang natin para meron tayong ibang post sa ating page. So, bali guys, yung project namin sa phase 1, standby muna kasi nilalakad pa yung permit. Medyo matagal din kasi ang paglalakad ng permit. So, ayun. Nagsabi naman ako kay ma'am yung taas, nalagyan na lang is skin coat. Pagkatapos yung pintor namin sa phase 5, pwede na niyang ituloy yun sa phase 1. So, tapusin muna namin yun nasa phase 5. Konti na lang naman yan. So, pati guys, kami ang gumawa nito, pati yung bubong, i-check namin, lalagyan namin ng mga vulka seal, tsaka waterproofing tape. Bali, package kasi yun, ceiling partition, kasama na wiring, kasama na yung mga outlet, kasama na yung ilaw, tapos kasama na rin yung sa taas. Para kung sakaling umulan, hindi mababasa yung isang eh. Then, yung gagamitin namin dito, syempre, Hardy Flex. Pero yung local brand lang na Sierra Board. Mas maganda yung Sierra Board kesa sa plywood dito. So, guys, ito muna yung update natin dito. Ayan. Pupunta muna kami sa phase 5 para mag-update din. So guys, si ma'am meron ibang mga kulang siyang material, so maliliit. So buti na lang meron sa bahay, yun na lang. So meron tayong natirang dalawang tiles adhesive. Tsaka ito na lang yung semento guys. Yung tiles adhesive pwede pa natin yan magamit once na nag-tiles kayo dito sa may
CR o kaya sa kitchen, di ba? So okay lang yan sobra, guys. Kasi sabi naman, just in case kulang, sinasabi naman namin yan, partial lang. Pwedeng kulangin, pwedeng sobra. So ito, guys, ang ilalagay natin dyan. Hard effects. Shadow board. Yung una, guys, nandito ako sa hard effects. Ang hard effects pala is yung pangalan ng mismong brand. So ito, local brand. Pero ang ginagamit namin is 1 quart para mas makapal-tapal. So guys, isang room partition lang to. Ayan, kaya isa lang yung pinto nila. So guys, kung bibili kayo ng pinaka-hamba, mag-request kayo yung maayos-ayos. Kasi ito parang luma na yung binigay kay mami. So, ayan. Try natin daanin sa Masilya na lang. Pag halimbawa sabi din nila pinapinturahan. So, ayan, guys. Yan muna yung update natin dito sa new project namin.